Okay, so welcome back ulit sa bago na naman nating unboxing, mga lods. So sa mga mahihilig dyan na gumamit ng matataas na CPU o yung mahilig mag-overclock at wala po tayong pambili ng mga liquid cooler o mamahaling mga water cooled na pang CPU, so meron tayo ditong i-unbox. Ang i-unbox natin ay yung ating 6 tube na CPU fan o yung ating heatsink fan. So mura lang natin ito nabili. So dito mga lods, makikita nyo kung ano yung mga supported na pwede natin paglagyan nito. So dito support nyo yung Intel, yung AMD, at yung mga socket na socket 775, 1150, 1155, 1156, 1151 at 1366. So sa mga gumagamit na Xeon at mga Intel o mga i5, i3, ayan, mga ano niya, support niya. So ang gawin natin mga lods is buksan muna natin. Tingnan natin kung ano yung tsura niya. So okay, may cover pa siya, then may foam. So ito mga lods, so maganda to ah. So on natin. So mga lods, ito yung ating 6 tube. So bakit ito tinawag na 6 tube? So mapapansin nyo, dito sa ibabaw niya, eh meron nga talagang 6 bawat isa. So pag tinignan nyo rito sa ilalim, ayan, makikita nyo naman. So 6 tube talaga yung nakalagay. So ngayon, kung AMD ang gamit natin, so okay na to. Sasalpak na lang natin, tapos i-clip na lang natin itong pagkabila. So ngayon siya. At meron siyang isa lang na pan na halos ang sukat nito is... kasi yung mas maliit dito is 80mm. So ito malaki siya ng konti. So 100mm to. At yung susunod dito na mas malaki is 120mm. So ito gamit lang natin dito is 100mm na pan. Pero single pan lang siya. Pero sa tube niya is talagang marami. 6 talaga. So ngayon, meron pa tayo rito. Ito yung ating ginagamit. Kung ang ating motherboard is Intel. So ikakabit nyo muna to at ipipin gamit itong ano niya, ito yung mga pang pin. So yun siya. Pero kung AMD naman ang gamit nyo, so dire-diretso na lang to, sasalpak nyo na lang, then ilalak nyo na lang yung pin. So mga lod, te-testingin natin to kasi meron kasi ako ditong ano, FX6300. So 6 core siya, 6 thread, 8MB cache. So 6 core yun. So mabilis talaga mag-init, 95 watts. So ang nakakabit kasi sa kanya is stock pan lang. Ngayon pag tinitignan ko, tinahawakan ko, masyado siyang mainit. So kaya ako binili to. So murang-mura lang to mga lods nung binili natin sa online. So kung gusto nyo bumili ng ganito, tetestingin ko muna ngayon kung effective. Tapos ang link nito nakalagay po dyan sa baba ng description. So testing natin mga lods sa ating FX6300 na 6-core. So okay. Okay mga lods, so ito yung ating Asus na LX3 Plus. So supported to ng ating FX hanggang 8-core. So ang nakakabit natin dito is FX6300 na 6-core. So itatry ko yung init niya sa ating thermal scanner. So wait lang ha. So tinry ko yung kanyang init sa kanyang stock pan. So umabot na ng 55.3 dito sa kanyang stock pan. Maliit kasi ang stock pan eh. So hindi talaga kaya yung mga masyado ng mataas na CPU, lalo yung mga 6 core na 8 core. So doon natin gagamitin ito. So bali ang init niya is umabot ng 53.5. So ngayon, isa-shutdown muna natin itong ating CPU at ikakabit natin itong ating 6 tube. So itignan natin kung bumaba yung kanyang init kapag ginamitan natin ng 6 tube na to. So kanina nakalagay is 53.5. So ito ngayon natitestingin natin kung bababa siya. So patayin muna natin. So forced to shutdown ko muna.
So okay mga lods, so welcome back ulit. So patakbuhin na natin yung ating CPU. So start natin. So okay, tumatakbo na siya. So ayan, tumipitik na yung mga LED. So kanina, chinek natin yung init niya, nasa 53.5. So ngayon, patagalin natin ng konti kasi nagbo-boot yung ating Windows. So che-check natin. So ang ginamit nating ano rito, panukat is Surface. So iba kasi yung sa body. Kung mapapansin niyo, iba yung sa body dito, iba din yung sa Surface naman. So ngayon, itatry na natin siya. So kanina is 53.5. So ngayon, tatry natin siya ulit kung bumaba. So didikit natin ulit. So ito. So umabot lang ang init niya ng 40.7. So isa pa. So ayan siya. 40.7 talaga. Kanina 40.7. Ngayon 40.7 ulit. So ang binaba ng init nito simula nung kinabit natin yung ating 6 tube eh 13. So 13 ang nawala nung ginamit natin to. So ibig sabihin nakakatulong pa rin tong 6 tube kesa kung gagamit tayo ng stock pan, mas maigi nang gumamit tayo na itong 6 tube. Lalo na ang balak ko kasi dito kaya binili ko itong 6 tube is i-overclock ko na hanggang 4.5 o kaya 4.8. So ngayon, dahil nakabili na ako nito, so may overclock na siya para mas maganda siyang gamitin at mas mataas pa talaga. So mga lods, kung nagustuhan nyo yung ating unboxing, so like, share, comment, subscribe at huwag pong kalimutan pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po uli natin mga video. So maraming salamat po.